Amen. Shalom. Praise God. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Umaasa po kami na lahat po tayo ay patuloy na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang Panginoon ay tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At nawa ay hindi po tayo magsasawa na magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na tinatanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Unang-una, muli tayong nagkaroon ng buhay sa araw na ito, isang malaking bagay na karapat-dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoon dahil ang Panginoong Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pangunawa, punong-puno ng biyaya, na kahit na napakarumi ang ating pong mga isipan, napakarumi ang ating mga puso, ay patuloy na ang ating Panginoon, kung tayo ay lalapit sa Kanya at humingi ng paglilinis sa mga karumihan po natin, ay as long as totoo yung ating pong paglapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran at kalinisan, ang Panginoong Diyos ay patuloy na maglilinis sa atin pong mga buhay. At sa araw na ito ay araw ng Lunes once again. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, at once again, magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At maraming salamat for giving your time to worship with us. Saan man kayo naroroon, ang Panginoong Diyos ang siyang patuloy na mag-supply o mag-provide sa lahat po ng inyo pong mga pangangailangan sa inyo pong mga buhay. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa isang bagong pagkakataon muli ang binigay ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay may kalusugan at kalakasan. Kaya't nararapat lamang, mga kapatid, na ibalik natin ang mga papuri sa ating Panginoong Diyos, at higit sa lahat, yung pagsamba po natin, sapagkat ang ating Panginoon ay isang tunay na Diyos, hindi Diyos-Diyosan, hindi nasisira. May mata na nakakita sa lahat ng ating mga gawain, may tainga na nakakarinig sa lahat ng ating pong mga sinasabi, at may mga kamay na nakakaabot sa atin sa tuwing tayo po ay nangailangan ng tulong na nagmumula sa Kanya. Kaya't purihin po natin siya, at sa araw na ito ay pagpapatuloy po natin ang atin pong pag-aaral sa tungkol sa pamumuhay doon sa kaharian ng ating Panginoon, or kingdom living. At bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong umawit muna tayo ng isang awitin na i-dedicate natin sa ating Panginoon. Iahandog natin sa ating Panginoong Diyos ang mga awiting ito, o ang awiting ito. Amen. Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay na
Jesus, sa buhay ko ikay kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Salamat. 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 Sa lahat, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa oras na ito. Patuloy na dumudulog sa iyong banal na presensya, O Diyos, upang hindi lamang humingi, hindi lamang magpuri, Panginoon, hindi lamang magpasalamat, kung hindi upang sumamba sa iyo, O Diyos. Sapagkat ikaw ay tunay na Diyos, ikaw ay banal, Panginoon, ikaw ay matuwid, kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, na kami
ito ay sumamba sa iyo. Kami na mga anak mo, kami na iyong mga nilalang Panginoon, ay karapat-dapat lamang na magbigay ng pugay, Panginoon, magbigay pugay sa lahat ng iyong mga ginagawa sa amin. At sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga pagpapala na patuloy po namin tinatanggap mula sa iyo. Sa oras na ito, O Diyos, kami po ay patuloy na sasamba sa pamagitan po ng aming pag-aawitan, sa pamagitan po, Panginoong Diyos, ng aming pagbabasa, pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Sasamba kami, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng mga bagay na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa kaligtasan na patuloy po naming tinatanggap mula sa iyo sa bawat araw, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, maging sa buhay ng amin pong mga familia, Panginoon, sa lahat ng members ng amin pong mga households, Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-iingat po sa kanila. Ama, ikaw, Panginoong Diyos, ang sumama sa bawat isa sa amin habang patuloy pong kami po ay nag-aaral, nakikinig, sapagkat sinabi mo sa iyong banal na salita, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya, Panginoong Diyos, sa pamagitan po nito, alam po namin na mapapalalim at mapapatatag ang amin pong mga pananampalataya sa pamagitan po ng araw-araw na pakikinig namin ng iyong mga salita. Iniimbitahan po namin ang iyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan, na siya ang sumabay at gumabay sa bawat sa aming pangunawa, Panginoon, sa aming karunungan, Panginoong Diyos. Kami po ay umaasa sa iyong banal na Espiritu, who is our guidance, Panginoon, at the same time, who is our comforter. Lord, anuman po yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin, anumang kabigatan, Panginoon, sa umagang ito, ang dala-dala ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, turuan mo po ang iyong mga anak na ipagkaloob sa iyo ang mga dalahin ito, sapagkat, O Diyos, kayang-kaya mong dalhin, maging ang kabigatan ng buong mundo, Panginoon, ay kaya mong buhatin, Panginoong Diyos. Kaya sa iyo namin ito pinagkakaloob, nang sa ganun maging malaya, maging magaan ang puso at damdamin, Panginoong Diyos, ng bawat isa sa iyong mga anak na makikinig at sasamba sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat po, Diyos, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito sa araw na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. At purihin po ang ating Panginoong Diyos sa inyo pong mga buhay for giving your time upang pakinggan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay po ng patuloy na lakas at buhay ng ating pong mga not only sa ating pong katawan, kung hindi ganun din po, Panginoong Diyos, ganun din po sa atin pong mga espiritu, mga kapatid. Kagaya po ng isang illustration na ang buhay ng tao, kahit na maligo araw-araw ang isang tao, kahit na maghilod ng magaspang na panghilod upang linisin ang kanyang katawan, ito po ay malilinis lamang nito ang panlabas na kaanyuhan po ng tao. Subalit ang salita ng ating Panginoon, ito po ay naglilinis sa kaluluwa at espiritu po natin, mga kapatid. Kaya't mahalaga po ang ating pong pagbabasa, hindi lamang pakikinig, kung hindi at the same time nagbabasa po tayo ng salita ng ating Panginoon, sapagkat sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang po nito napapalakas ang ating espiritu, dahil ito po ang pagkain po ng ating pong espiritu, kung hindi ito po ay naglilinis, mga kapatid, sa ating pong mga espiritu. Kaya kung gaano po tayo kalinis sa ating pong panlabas sa ating pong katawan, ay nawa ganun din po ang paglilinis po natin
sa atin pong mga espiritu sa pamagitan po ng pagligo sa mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Kaya sa oras na ito ay hindi lamang po tayo kakain, hindi lamang po tayo makakakuha ng mensahe o informasyon mula sa ating Panginoong Diyos, kung hindi tayo po ay magpapalinis sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay tinatawag ding salamin ng buhay, sapagkat dito natin sinasalamin ang ating mga sarili sa pamagitan po ng kanyang mga salita, yung mga katuwiran, katotohanan tungkol sa kanyang salita. Dito tayo sumasalamin kung ang atin po bang pagkatao ay nakikita ba natin sa atin mismong mga sarili ang mga itinuturo ng ating Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Doon po tayo sumasalamin, nakikita natin kung ano yung mga dumi sa atin pong mga mukha sa pamagitan o dumi ng atin pong mga buhay sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Kagaya ng narinig natin kanina, narinig ko kanina doon sa Facebook na nakanta, nang sabi niya ay kung mahal mo ang ating Panginoong Diyos, then you also have to love your neighbor, ang sabi niya. Yun ang isa sa mga kalooban ng ating Panginoon, isa sa mga katuruan ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga ng ating Panginoong Jesucristo, love your enemy. Ang sabi niya, pakainin mo ang iyong kaaway, bigyan mo, tulungan mo ang iyong kaaway, mahalin mo ang iyong kaaway, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Love your neighbor as you love yourself. Yun yung mga katuruan ng ating Panginoong Diyos na kung saan sa pamagitan ng kanyang banal na salita doon tayo sumasalamin. Nakikita ba natin sa ating mga buhay ang pag-ibig o pagmamahal natin sa ating kapwa? Kapag doon natin titignan ang ating mga sarili sa salita, sa katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Yun ay ilang halimbawa lamang ng mga command ng ating Panginoon sa buhay po natin bilang isang mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. So, kaya't purihin ang ating Panginoon. So, it is about kingdom living ang ating pong topic. At bilang namumuhay doon sa kaharian ng ating Panginoon, kagaya ng mga ehemplo or examples na binanggit po natin the last time, na kung anong uri ng hari mayroon ng isang kaharian, doon na ibabase kung ano yung sitwasyon o estado ng mga naninirahan doon mismo sa loob ng kaharian ng isang hari. Kung ito ay masama, kung ito ay masamang hari, nababalot ng pagkatakot ang mga naninirahan doon sa kaharian na yon. Walang kapayapaan, walang kasiguruhan, walang kalayaan. Subalit kung ang hari na namumuno sa isang kaharian ay isang mabait, mabuti, matuwid, banal na hari, makakaasa na sa kingdom na yon, sa kaharian na yon, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang pagkakaisa, nandoon ang katiwasayan, nandoon ang pag-iibigan, nandoon yung pagbabahabahagi ng mga ari-arian o kung ano yung pangangailangan ng iba ay ibinabahagi nila. At nandoon siyempre ang kapayapaan at kalayaan sapagkat mabait ang namumuno sa kanila. So ganoon din sa ngayon, kung ang Panginoong Diyos ang naghahari sa atin pong mga buhay, ang matuwid at perfect King ang maghahari sa atin pong mga buhay, yung mga nabanggit natin na magaganda at mabubuting bagay ay mas lalo pa doon ang atin pong tatanggapin, mga kapatid, mula sa ating Panginoon. Kung naghahari ang Diyos sa atin pong mga buhay, patuloy na mayroon po tayong kapayapaan sa atin pong mga puso, sa atin pong mga buhay, katiwasayan. Kung ang Panginoon ang naghahari sa buhay natin, susunod tayo sa mga kautosan ng ating Panginoon. Kautosan ng ating Panginoon na mga mabubuti at magagandang bagay. Hindi natin susuwayin o hindi natin tatalikuran ang mga utos ng ating Panginoon. Kagaya ng sampung utos ng Diyos, kung mahal natin ang ating Panginoon at siya ang ating Panginoon, kung tutuusin, what we have no choice. Kung Lord ang tawag natin sa ating Panginoong Jesucristo, then we have no choice but to obey His command and obey His will. Kasi
paano mo sasabihin na Lord mo ang Panginoon kung hindi mo naman susundin ang kanyang mga utos? Ang Lord, ang relasyon ng Lord sa servant ay malaki ang difference. Katulad ng unang panahon, kapag ang isang servant, yung relationship between servant and Lord, and their Lord, ay napakalaki. Anumang sabihin ng Panginoon na yan sa kanyang alipin, gagawin niya. Kahit na labag sa kanyang kalooban, gagawin niya yan. Wala siyang choice kung hindi sumunod, sapagkat siya ay alipin at ang nag-uutos sa kanya ay ang kanyang Panginoon. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam, kapag sinabi, inutusan siya ng kanyang Panginoon, susunod yan. At ganyan dapat sana ang relationship natin sa atin pong Panginoon. If we call Jesus as our Lord, then dapat we have no choice but to obey His command at gawin ang mga lahat ng mga kalooban na tinanais ng ating Panginoon. But although we hindi natin nagagawa ang lahat ng mga iyan, salamat sa ating Panginoon because sa kanyang great love unto us and His mercy and grace sa ating mga buhay, hindi niya tayo trinitrit na katulad ng isang servant, Lord and servant na dito sa katulad dito sa mundo. But He always giving us yung understanding sa atin pong mga kahinaan, mga kapatid. But hindi yun ang magiging susi upang gumawa tayo ng mga kamalian. Dahil mabait si tatay, okay lang na maging masama ako kasi patatawarin din naman ako ni tatay. Hindi dapat ganun. Then we have to ask yung guidance ng ating Panginoong Diyos. At the same time, we have to help ourselves, tulungan natin ang ating mga sarili upang masunod ang mga kalooban ng ating Panginoon. Kasi unang-una, nasa first list ng ating Panginoong Diyos, nasa first list ng ating pagbabago, because hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili lamang, but still, nandun pa rin yung tulong ng ating Panginoon. Kailangan pa rin natin ang tulong ng ating Panginoon upang tayo ay mabago. At magkaroon din naman tayo ng desire na mabago natin ang ating mga buhay. Hindi patuloy na ginagawa yung mga bagay na hindi kaaya-aya o pabaliktaran sa kalooban ng ating Panginoon. So, tayo na ngayon ay naging, now that we are members of the household of God, tayo na ang tinatawag dapat na modelo na mamamayan. Model citizen, dapat sana tayo. Gaya ng sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 5, let your attitude toward life be that of Christ Jesus Himself. Dapat ang kaisipan na natin tungkol sa buhay ay dapat ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Philippians 2:5 ang sabi ng banal na salita ng ating Panginoon, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Magpakababa kayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kristo Jesus. Magpakababa, balikan ulit natin, even Jesus is the darling of heaven. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sinit aside niya ang kanyang pagiging darling of heaven at pumunta siya dito sa lupa. Hindi siya pumunta dito sa lupa na sinalubong ng mga malalaki at malalakas na pakakap nung dumating ang ating Panginoon. Nakatulad ng isang hari. Hindi. Although ang mga anghel nung isinilang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagalak sila, natuwa ang mga anghelis nung ipinanganak ang anak ng Diyos doon sa Bethlehem, sa sabsaban ng Bethlehem. Hindi katulad ng pagdating ng isang hari o ng isang presidente sa isang nasyon, na napakagarpo ang kanilang pagsalubong sa mga hari na ito at sa mga presidente na ito. But ang ating Panginoon is very humble. Napaka mapagpakumbaba ang ating Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords, and yet He is the Darling of Heaven. And yet, nung pumunta dito sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, nung ipinanganak siya sa isang napaka-humble na kaparaanan. Ipinanganak siya doon sa sabsaban ng isa sa pinaka-maliit o pinakamababa na bayan doon sa Jerusalem, at yun ay sa Bethlehem. At ipinanganak siya sa pamagitan ng hindi mga abogado at doktora
na mga magulang kung hindi sa pamagitan ng Birhen, sa pamagitan ni Virgin Mary, at sa pamagitan ng isang karpintero na si Jose. Hindi mula sa isang mataas na kilala na mga magulang. Hindi siya presidente, hindi siya abogado, kung hindi isang karpintero. So napaka yung palamang sa mga pagkakasilang ng ating Panginoong Jesucristo, pinapakita na niya yung sobrang pagka-humility ng ating Panginoon. At namuhay siya ng hindi sa karangian. Namuhay siya na hindi sa karangian. Kung hindi, kasakasama niya ang mga mahihirap, ang mga mabababang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi rin niya itinuro na ganito ang gawin niyo para kayo ay umaman. Ang sabi niya, hindi yun ang itinuro niya. Although ang kayamanan ay mahalaga dito sa lupa, sapagkat malaking bagay ito na makakatulong po sa atin, sabalit hindi yun ang pinakauna doon sa listahan ng ating Panginoon na uri ng kayamanan. Kung hindi, ang mga bagay na kailanman na hindi ito masisira, which is yung mga spiritual blessings na dapat na matanggap natin mula sa ating Panginoon. Yung abundant life na tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi lamang ito tumutugma o umuukol sa mga material na bagay na nakikita po natin. Kasi may mga mayayaman na hindi naman masaya. Maraming mga mayayaman na walang kapayapaan sa kanila pong mga puso. Hindi sila makatulog ng mahimbing sa gabi. Sapagkat nag-aalala sila, baka isang araw wala na silang kayamanan o maaring manakaw o ma-sequester ng sino man. Kaya't walang kapayapaan, kaya hindi nakabase ang kayamanan na tinutukoy ng ating Panginoon o abundant life na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John 10:10 na patungkol sa mga material na bagay. Mahalaga yun, pero hindi yun ang nasa unang listahan na tinutukoy na kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pumapangalawa lamang iyon doon sa spiritual na pagpapala o kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi kung nasa una ang bagay na yon, whether kahit na wala tayong hawak, kahit na walang-wala tayo, although hindi naman natin masasabi na walang-wala dahil the God of Heaven is our Father, so tayo po ay mga tagapagmana ng kayamanan doon sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ay yung walang hawak sa kasalukuyan, katulad ng panahon natin ngayon, kung kahit nawala, kung nasa iyo ang kapayapaan ng ating Panginoon, kung nasa iyo ang nasa buhay mo ang paghahari ng Diyos, then masaya ka pa rin. Masasabi mo pa rin na blessed na blessed ka pag may nagtanong sa iyo kung kumusta ka na. Ang sagot pa rin doon ay blessed na blessed, sapagkat ikaw ay nananahan doon sa paghahari ng ating Panginoon. You are at the kingdom of heaven. At doon sa kingdom of heaven, walang ibang nagre-reign doon kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Now, if God is the king doon sa kaharian kung nasaan tayo, then kung ano yung pag-aari ng king, pag-aari din natin, because nasasakupan tayo ng pag-aari ng ating Panginoong Diyos. So, katulad ng ating Panginoon, hindi siya namuhay sa karangian. Kasi ang purpose ng ating Panginoon is salvation, yung magandang buhay, masaganang buhay, which is first ay yung spiritual blessings. Pangalawa lamang yung mga material na bagay na tatanggapin natin because dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. First ay yung mga spiritual blessings ang tinutukoy ng ating Panginoon na spiritual na abundant life. Masasabi ulit natin, kahit hindi ganoon kakapal ang iyong kayamanan, kung mayroon kang kapayapaan, kung kapayapaan mo ay nagmumula sa Panginoon, then masarap ang buhay, masagana ang buhay. Makakakain ka ng maayos, makakatulog ka ng mahimbing, wala kang pinakatakutan, wala kang pinangangambahan. Nandoon ang kapayapaan ng ating Panginoon. That is abundant life. That is life abundant na tinutukoy ng ating Panginoon. Diba? Yan ang abundant life na tinutukoy. Nakakatulog ng mahimbing. Nakakasalamuhan niya yung kanyang mga kaibigan. Hindi na niya kailangan ng bodyguards. Hindi siya limited
kung hindi unlimited siya na makisalamuha sa kanyang mga kapilala at mga kamag-anak at mga kaibigan. That is abundant life. Hindi limited, mga kapatid. So, abundant life. So, Jesus, kahit na ating Panginoong Jesucristo is the King of the Kingdom, He became a servant. Saan ba tayo makakita ng isang king even in this world na pag, ang king ay paglilingkuran niya ang kanyang mga nasasakupan? Ang king, yes, naglilingkod, but pinaglilingkuran niya ang kanyang mga nasasakupan. Subalit ang difference doon sa ating Panginoon, it is Jesus Himself who is working na, upang paglingkuran ang kanyang mga servants. Hindi katulad sa mga king sa lupa na mag-uutos sila ng iba para paglingkuran, mag-uutos sila ng iba para makapaglingkod siya sa kanyang mga nasasakupan. It is not the king themselves ang nakikisalamuha sa mga tao upang alamin kung ano talaga yung kanilang mga pangangailangan upang paglingkuran sila. But ang ating Panginoon ay talaga na ang ating Panginoon ang naglingkod sa kanyang mga servants. He is the example of what the true citizen of this kingdom is like. Siya ang isang halimbawa, isang tunay na halimbawa ng isang mamayan na sa kaharian ng ating Panginoon. Now, ang sabi ng John chapter 13 verse 13 to 15, ito na, balikan ulit natin yung word na Panginoon, yung word na Lord. Ang sino mang tumatawag ng Panginoon sa ating Panginoon, ito dapat ang makita sa kanyang sa tumatawag na Panginoon. Kasi kung babalikan ulit natin, kung Lord natin si Jesus, then we have no choice but to follow and obey yung mga command at kalooban ng ating Panginoon. Kung totoongang Lord natin ang ating Panginoong Jesucristo, kasi ang sabi niya sa John chapter 13 verse 13 to 15, ang sabi niya, "You call me teacher and Lord." Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, and tama naman ang sabi niya, sapagkat iyan ay ako, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So, ganoon ang isang servant. Ang isang servant ay kaya niyang ang isang tunay na Panginoon ay katulad din ng isang servant. Dapat na kaya niyang maglingkod sa kanyang kapwa. At kung ang Panginoon at teacher, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawa niya iyon, then kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoon, then we have to do it also sa atin pong mga buhay. Kung ang Panginoon nga nag-serve sa kanyang mga disciples, then sino tayo upang hindi tayo maglingkod sa ating mga sa ating kapwa tao? O sino tayo in compare sa ating Panginoon upang hindi tayo maglingkod sa ating kapwa? Kung ang ating Panginoon na tinatawag nating guro at Panginoon ay naghugas sa mga paa ng kanyang mga disciples, ibig sabihin ay nagpakumbaba siya, nag-serve siya sa ating sa kanyang mga disciples, then ganun din dapat tayo, marunong din tayo maglingkod sa ating kapwa, vice versa. Diba, napakaganda kung ganun ang gagawin natin, maglilingkuran tayo at marunong din tayo maglingkod, maglilingkuran din natin sila. Ang sarap sana kung ganun lagi ang sharing ng pagbibigay ng ating paglingkod sa mga tao. Now, as a member of Christ's kingdom, we enter into a master-servant relationship with Him. Jesus came to His Father's will. Sa kalooban ng kanyang Ama, pumunta dito ang ating Panginoon, sumunod siya. Gaya ng sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 9, in His day-to-day life, He displayed what the lifestyle of the kingdom is all about, living to please God. So, ganoon pala ang dapat po natin gawin
sa ating araw-araw na buhay, kailangan pala gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang pamumuhay ng ating Panginoon is namumuhay siya upang bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Many times, whether we like it or not, aminin man po natin o hindi, sometimes hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Because the way of our living minsan ay kabaligtaran sa kalooban ng ating Panginoon. At lahat po tayo, minsan tayo po ay lumilihis doon sa katuwiran ng ating Panginoon. Sometimes we are not living na hindi tayo namumuhay o nabubuhay na naaayong sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming mga gawain na hindi kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito, dapat magkaroon tayo ng lifestyle na katulad ng nasa kaharian, and it is about pleasing, living, nabubuhay. Nabubuhay tayo na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. We are all guilty sa mga bagay na yun na minsan ay nakakalimot tayo. Pero ang sabi niya dito ay dapat day-to-day living ay nakapagbibigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos habang siya po ay nakalimot sa day-to-day living. So that is a kingdom living na kailangan dapat sana ay maging magandang halimbawa tayo katulad ginawa ang halimbawa ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay nag-fail sa mga bagay na iyon, mga kapatid. Every one of us, tayo po ay nabibigo na gawin ang mga bagay na dapat ay kaya-aya sa mata ng ating Panginoon. But salamat sa ating Panginoong Diyos. Nabubuhay ulit tayo sa araw na ito bilang isang bagong pagkakataon for us upang gawin yung mga bagay na makapagbibigay po ng kalwalhatian sa ating Panginoon bilang ating Panginoon doon sa kanyang paghahari sa atin pong mga buhay. Amen. Kailangan lamang po natin ay let us admit that we have committed sin, let us humble ourselves at lumapit tayo sa ating Panginoon. Ask forgiveness at ng taos puso at tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. Maraming mga bagay na nakapagpaparumi sa buhay po natin at hindi nagiging kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon, at kapag hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon ay hindi po nalulugod ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. So marami tayong mga nagawang hindi kaaya-aya. Even in the past days, in the past times, marami po tayong mga hidden sins na hindi nakikita ng ibang tao, but God nakikita ng ating Panginoon. At lahat ng mga bagay na yan ay kung gusto natin maging kaaya-aya at mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, then let us repent of all those things. Nang sa ganun ay makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon at siya po ay malulugod sa atin pong mga buhay. At siya, of course, maging Panginoon po natin. Tunay na Panginoon natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang nagsasabing Panginoon ang ating Panginoon Jesucristo ay kailangan sumunod sa lahat ng utos at kalooban ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Dapat. Dahil marami tayong na-disobey. Marami tayong na-disobey na kalooban ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kung hindi ako nagkakamali, ni isa man sa atin, walang makapagsasabi na hindi, na walang nasuway ang isang tao sa isang araw na kalooban ng ating Panginoon. Umahanga ako sa taong ganun kung kaya niya na gawin ang isang bagay sa isang araw o hindi siya makagawa ng isang bagay na hindi nakakalungod sa Diyos sa isang araw. Umahanga ako sa ganoong kalakas at katatag na tao. But in ourselves, napakarami kasing mga bagay na nakapagbibigay ng karumihan sa puso ng isang tao. Sa paningin na lamang, marami ng mga bagay na pwede tayong pwedeng maging sanhi upang
malagyan o mabahiran ng mantsa ng ating pong mga puso sa mga paningin pa lamang po natin. Kaya salamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti po niya. He is full of mercy and napakalawak ng biyaya ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Now, gaya ng sinabi natin before, kapag masama ang king sa isang kaharian, walang kapayapaan ang mga tao doon. Subalit, napakaganda mga kapatid sapagkat kung ang Diyos ang nagahari sa atin pong mga buhay, ang sabi niya dito, kung siya ang Panginoon natin sa ating mga buhay, in slavery, sa pagkakaalipin, ang sabi niya, there is freedom. Sa pagkakaalipin, kung ang Panginoon ang hari natin, ang Diyos ang hari natin sa ating mga buhay, dito sa lupa, ang Diyos ang nagahari sa ating pong mga buhay, ang sabi niya, sa pagkakaalipin, mayroong there is freedom, mayroong kalayaan. Hindi katulad ng masasamang hari sa isang kaharian, kung masama ang isang hari sa isang kaharian, ano ang mangyayari doon? Walang freedom. Slavery lamang, walang freedom. Trabaho na lang dito, trabaho na lang doon. Katulad isang halimbawa ng pagkakaalipin ng mga Israelita doon, noong panahon sa Ehipto, noong panahon ni Moses, ganoon ang treatment sa mga alipin kung masama ang hari. Wala silang pahinga, tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Kapag mahina na sila o matanda na at hindi na makakagawa ng maraming gawain, papatayin na sila at papalitan ng mas mga matitipuno na mga alipin upang makagawa ng mas maraming bricks that time. Ganoon ang attitude o ganoon ang sitwasyon sa isang kingdom kung ang hari ay masama. Subalit, salamat sa Panginoon mga kapatid dahil mayroon tayong matuwid na hari sa buhay natin. Ang hari na yun ay ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Ngayon, kung nagahari ang ating Panginoon, kung tayo ay nakatira sa paghahari ng ating Panginoon, then sa pagkalipin, mayroon tayong kalayaan, mga kapatid. Gaya ng sinasabi po niya sa Romans chapter 6, verse 22, ang sabi po ng banal na salita ng ating Panginoon, but now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. Napakaganda ng magiging resulta kung magpapakaalipin tayo sa ating Panginoon. Although, ayaw naman ng Panginoong Diyos ng pag-alipin sa atin na katulad ng mga masasamang hari. Maganda ang magpaalipin sa ating Panginoon sapagkat patas ang ating Panginoong Diyos. Kung siya ang ahari natin, kahit na tayo ay mga slaves, magpakaalipin tayo sa Diyos, okay lang. Magbibenefit pa rin tayo ng maganda. At ang sabi niya dito, ang benefit po natin is, aani tayo ng kabanalan at ang resulta ng kabanalan ito ay buhay na walang hanggan. Kaya, kung okay lang na magpaalipin tayo sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon bilang hari natin ay patas na hari. Ang sabi niya, ito ang kabayaran ng ating pagpapaalipin. Aani tayo, ang sabi niya, ikaw ay aani. Kung ikaw ay aani ng kabanalan at ang resulta nito ay buhay na walang hanggan. Di ba napakasarap magtrabaho sa ating Panginoon kahit na magpaalipin tayo sa Panginoon? Okay lang. Kasi napakaganda. Although hindi lamang slave ang treatment ng ating Panginoon sa atin. Ang Ama ay hindi lamang slaves ang treatment ng ating Panginoon. Panginoong Diyos sa atin, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. So, minsan, wala kung tutusin eh. Wala na yung slavery na yan eh. Kasi tayo ay naging mga anak na ng Diyos. Tayo ay naging tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Tayo ay naging kapatid ni Kristo. Siya ang ating firstborn, siya ang ating kuya. At tayo ang mga umapangalawa sa ating Panginoong Jesucristo doon sa pamilya ng ating Panginoong Diyos Ama. So, kung tutusin, mga kapatid, yung slavery na yan na word ay wala na eh. Pag ang tinutukoy doon ay yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, nang sabi niya, it will lead
It leads us to holiness, sa kabanalan, at ang result ay ang buhay na walang hanggan. Romans chapter 6 verse 22. Ganun din sa verses 16 to 23 ng same chapter of the same book, Book of Romans 12:1. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 7 verse 22, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, Ephesians chapter 6 verse 6 and 7, and 1 Peter chapter 2 verse 16. Ang sabi niya, di ba napakaganda rin, in being a servant, there is greatness. Ang pagiging isang tagapaglingkod, ang sabi niya, mayroong there is greatness. Matthew chapter 23 verse 11 and 12. The greatest among you will be your servant, for whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Itataas ang mga nagpapakumbaba, ang sabi niya, at ang mga nagmamataas o nagmamalaki ay ibababa ng ating Panginoon. Gaya lang sinasabi niya dito sa ating binasa in Matthew chapter 23 verse 11 and 12. Mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon. Ang sabi niya, in being a servant, kagaya ng ating Panginoon sa Kristo, nag-serve ang ating Panginoon. He is the servant of all. Ang ating Panginoon, pinaglingkuran niya maging ang kanyang mga disipulo, even though he is the teacher, he is the Lord. Naglingkod pa rin siya sa kanyang mga disciples na kung titignan natin, almost lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo that time were unlearned men. Hindi nakapag-aral, hindi marunong, hindi matatalino, hindi matataas ang estado ng kanilang mga buhay, at hindi matataas ang estado ng kanilang mga karunungan, pinag-aralan that time. So, pero pinaglingkuran pa rin ang kanilang guro at Panginoon to set an example kung ano ang tunay na Lord. Ano ang tunay na Lord? At ang tunay na Lord tayo is also a servant. So, ganun din dapat ang mga ministers sa panahon natin ngayon. Ang mga ministers ay marunong ding maglingkod sa kanila pong mga sa kanilang mga members o nasasakupan. Ganoon, kasi ganoon ang ehemplo na ginawa ng ating Panginoon. Hindi lamang sila, hindi lamang siya pinaglilingkuran, kung hindi, siya din ay naglilingkod. Ganoon din ang mga ministers at yung mga lingkod ng ating Panginoon should also be a servant unto their members or constituents. Ganoon din dapat. Kasi ang Panginoong Kristo mismo ang nag-set ng example, ng ehemplo na maglingkod sila sa kanilang mga nasasakupan, sa mga sumusunod sa kanila. The same as with our Lord Jesus Christ. In humility, there is exaltation. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, kapag sa pagpapakumbaba, mayroong pag-a-uplift o pag-i-exalt, pagtataas, itataas gaya ng Matthew chapter 18 verse 4. Therefore, whoever humbles himself like this child, ang sabi niya, is the greatest in the kingdom of heaven. Is the greatest. Huwag naman maging isip bata. Kung hindi, magpakababa na katulad ng mga bata. Na kasi ang mga bata, mga inosenteng bata, maraming tanong yan. At kapag nakita nila ang kanilang magulang o tatay o nanay, ano ang nagiging reaksyon ng mga bata? Takbo ka agad ang mga yan upang sumalubong. Magpapakandong ka agad yan. Yayakap ka agad yan. Hahalik ka agad yan. Dapat ganoon din ang maging attitude natin. Although marami pang halimbawa dapat kung ano ba ang katulad ng isang bata na tinutukoy. Pero yun yung mga bagay na simpleng bagay na ehemplo kung ano ba ang katulad ng isang bata sa kanyang, sa ating Panginoon. Dapat ganoon tayo, excited tayo lagi na dumating ang ating Panginoon. Excited tayo na magturo, magkwento ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Kasi ganun ang mga bata eh. Oh, hali kayo, magkikwento ako. Yan na, takbuhan na yung mga bata. Ganun din dapat sana, katulad natin, nakatulad ng isang mga bata, natin sinasabi dito sa Matthew chapter 18, verse 4, humbles himself like this child. Parating pa lamang ang ating Panginoon, takbo na. Matakbo na sila upang
salubungin ang ating Panginoon sapagkat mayroon na namang ikikwento ang kanila, ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. At sila ang pinakadakila, ang sabi niya, ang mga mapagpakumbaba na katulad ng mga batang ito, ang sabi niya, ay sila ang dakila sa kaharian ng Diyos. Ngayon kung gusto natin maging dakila sa kaharian ng Panginoon, then marunong tayong magpakumbaba na katulad ng mga bata. Pang-apat, in submission there is authority. In submission there is an authority. Now, tignan po natin. The Roman centurion, a military leader, over 100 soldiers. Ang isang Roman centurion, is a military leader, over 100 soldiers who came to Jesus. Understand this principle. In submission, there is authority. Ang sabi niya, thanks be to our God. Para matapos na sana natin. I did not even consider myself worth, in Luke chapter 7, verse 7 and 8. I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one go and he goes, and that one come and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Luke chapter 7, verse 7 and 8. Because the centurion was under authority, he was able to exercise authority, and he readily submitted to Jesus' authority. Ang centurion na ito, mataas na centurion, ang sabi niya, in submission there is authority. Nag-submit ang centurion na ito, na kung saan ay he is leading a 100 Roman soldiers bilang isang centurion. Pero anong ginawa niya? He submitted himself. Because of his submission unto Jesus, nagkaroon ng authority. The same as with yung faith ng babae na inaagasan for over 20 years. Dahil sa pananampalataya ng babae ngayon, nagkaroon na, na-activate ang power, lumabas ang power mula sa katawan ng ating Panginoon. Ganun din ang centurion na ito, although he is under authority, mayroon siyang kapangyarihan, he submitted himself unto our Lord Jesus Christ. Kaya nung bumalik sa centurion na ito, yung authority of healing power ng ating Panginoon, napagaling ang kanyang anak. Because of that authority, because of that submission, nag-submit siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ta, yung authority of that power of healing dumating doon sa kanyang anak. Kasi ang sabi niya, utusan mo lamang, Panginoon, ang sabi niya. Pwede mong bigkasin mo lamang ang kagalingan sa aking anak. Ang sabi niya, alam ko na mapapagaling ang aking anak, sapagkat ako man ay tao din. Ang sabi niya, man of authority. Pag sinabi ko sa aking alipin na pumunta ka ron, pupunta siya ron, at pumunta ka rito, pumupa rito siya, ang sabi niya. Gawin mo ito at ginagawa niya. Gawin mo yon at ginagawa niya yon. Ang sabi niya, nauunawaan niya kung ano yung autoridad, kung ano yung kapangyarihan under him, the authority, doon sa kanyang mga nasasakupan. Kaya yun din, nag-submit, sinasubmit niya yung kanyang authority unto Jesus, dahil alam niya that Jesus also has the authority over to heal. Kaya ang sabi niya, bigkasin mo lamang, Panginoon, ang sabi niya, bigkasin mo lamang at mapapagaling. Naniniwala ko na mapapagaling ang ating anak. So that submission, because of submission, nagkaroon ng authority over to do a miracle of healing sa kanyang anak. Naunawaan niya, Panginoon, ako man din ay mayroon din akong autoridad, ang sabi niya. Utusan mo na lamang, Panginoon, ang healing doon sa aking anak. Ang sabi niya, at mapapagaling ang aking anak. Huwag ka nang pumunta roon, huwag mo nang aksayahin ang iyong panahon upang maglakbay at pumunta doon sa amin, ang sabi ng centurion. Sabihin mo lamang, ang sabi niya, at mapapagaling ng aking anak. Diba? Submission. If we submit, so submission also activates the authority of healing. The authority ng ating Panginoon to heal other people, to heal the sicknesses of other people. Aside from, of course, may importante yung pananampalataya ko natin. May faith ang centurion na ito sa ating Panginoon, na utusan lamang niyang healing, makakarating ang healing doon sa kanyang anak. At pagdating nga niya doon, nandoon, naabutan niya yung kanyang anak na magaling na. At tinanong niya kung anong oras gumaling ang bata. At yung oras na binigkas na pagka na gumaling ang batang babae ay yung din ang time nung nag-uusap sila ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya purihin ang ating Panginoon for that miracle. Utusan mo lang ng Panginoon ang iyong healing na papagaling, Panginoon. Then, anong dapat ko nang gawin? We have to submit to sa authority ng ating Panginoon. Nang sa ganun, katulad ng faith, ma-activate ang power of healing ng ating Panginoon. Nung nahipo yung laylayan ng babae, nagtanong ang ating Panginoon sa Kristo, may humipo sa akin, ang sabi niya, Panginoon, nandito tayo sa public area, ang daming tao dito na nakakasagi sa'yo, nakakabangga sa'yo, nakakahipo sa'yo. Bakit mo tinatanong iyan? Ang tanong nil ng mga disipulo, ang sabi ng ating Panginoon, may humipo sa akin kasi may naramdaman akong power na lumabas mula sa akin, ang sabi niya. So, faith activates the power ng ating Panginoon. Ang babaeng iyon, with her faith, kapag magitan ng kanyang pananampalataya na humipo sa dulo ng laylayan ng ating Panginoon, lumabas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Lumabas ang kapangyarihan ng ating Panginoon mula sa kanyang katawan. Pero madami namang nakakahipo sa kanya, pero wala silang pananampalataya. Patapik-tapik lang, pahipo-hipo lang. Pero the motive is, it is not about faith. Ano lang, wala lang. Pero ang babae, ang motibo niya para hipuin ang laylayan ng dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo is because of her faith that she will be healed if matouch niya yung hem or laylayan, dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoon. Amen. So, submission. In the kingdom of God, ang sabi niya, in slavery there is freedom. In being a servant, there is greatness. Doon sa paghahari ng Panginoon, in humility, there is exaltation. In submission, there is authority. Amen. There is authority in submission. Nag-submit ang centurion, kaya nagkaroon ng autoridad. Lumabas ang autoridad ng ating Panginoon to heal the sickness of her daughter, yung illness ng kanyang anak na babae. So the lifestyle of the kingdom of God is an attitude of submission. The lifestyle of the kingdom of God is an attitude of submission and obedience to God. We submit ourselves to God's will, not reluctantly, because of fear or duty, but rather because of all God has done for us. Dapat ang reason why we submit ourselves to God, to God's will, is not because of dahil natatakot tayo o because it is our duty, but rather dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay po nating lahat, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 1. Because in doing so we find fulfillment, at because of love, dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen. So hanggang dyan na lang muna tayo, mga kapatid, at pagpalain ng ating Panginoon ang kanya pong mga salita na atin pong binasa. Itutuloy po natin next time, bukas, ang pinag-aaralan po natin about kingdom living. At nandito na po tayo sa part ng the model citizen ang pangalawa ay yung subjects of the king. Amen. So doon sa kingdom ng ating Panginoon, if God, ang Diyos ang nagahari sa ating pong mga buhay, we may find always peace sa ating pong mga buhay. Kapayapaan, kasiguruhan, kapanatagan, and even yung na freedom, yung kalayaan po natin. Kaya sa oras na ito ay muli po natin i-close ang ating pong pag-aaral, salita ng ating Panginoon. We are going to continue another day bukas. Papatuloy po natin, hoping na matapos po natin ang ating topic about kingdom living. Tayo po ay dapat, tayo ay maging mga modelo na mamamayan. Every one of us na nagsasabi that Jesus is our Lord, kailangan maging modelo tayong lahat. Kapatid, sabi nga sa kanyang salita, let your light shine, ang sabi niya, hayaan nyo na makita, magningning ang iyong mga ilaw, ang sabi niya, para makita ng sanlibutan kung sino kayo
kung sino po tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. That we are children of God and that we are the light and salt of the earth. Tayo po ang ilaw at ang asin ng mundong ito, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, muli ay maraming salamat sa inyo pong pagsama sa atin pong pag-aaral at pagsamba sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Ang Diyos ang siyang patuloy na magbigay ng pagpapala at sumagot sa lahat po ng mga desires ng inyong mga puso as long as ang mga desires na ito ay in accordance doon sa kalooban po ng ating Panginoon. Makakaasa po tayo, makakaasa po kayo na matatanggap po ninyo iyan, mga kapatid. Katulad ni Abraham, hindi man kaagad-agad na matanggap nyo, but sometimes we have to, kailangan nating maghintay, mga kapatid, until such time na umabot doon sa perfect time na isinet ng ating Panginoon for you to receive that desire of your heart that you are requesting from God, it will come to pass, it will happen. Matatanggap po ninyo yan, mga kapatid. Ang kailangan lamang po natin ay habang para hindi tayo maburing sa ating paghihintay ay gumalaw tayo, gumawa tayo ng mga bagay. Ibig sabihin, kailangan maging habang naghihintay po tayo ay kailangan maging abala tayo nang sa ganun na hindi po tayo maboring sa paghihintay sa kasagutan ng ating Panginoon. At ang paggawa na iyan na tinutukoy po natin ay let us continue reading the Word of God. Let us continue meditating the Word of God. Na nagbibigay ng lakas, patience, of course, na nagtuturo sa atin upang maging tangan natin yung siyam na bunga ng Espiritu sa atin pong mabuhay bilang isang mananampalataya. At ang siyam na yan ay ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, faithfulness, and perseverance or self-control. Mga kapatid. So, purihin po ang ating Panginoon at pumamit po tayo ng pangwakas po nating awitin sa araw na ito. At muli isang pasasalamat. Awitin ng pasasalamat ang awitin po natin. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, inanggin mo. Ang pangyayon sa iyo, aking. Thank you.
sa lahat once again, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa pagkakataon at sa panahon, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin upang makinig at mag-aral sa iyong mga salita, O Diyos. Sa iyong mga salita na napatuloy na nagbibigay ng lakas at buhay sa amin pong mga buhay, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoong Diyos, na nagbibigay, Panginoon, ng kalusugan sa amin pong espiritual na pamumuhay. Iyong salita, Panginoong Diyos, na patuloy na nagpapalakas sa amin pong mga pananampalataya. Ang iyong salita na patuloy na naglilinis sa amin pong mga buhay, O God. Sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na ginagamit namin bilang salamin, Panginoong Diyos, upang makita ang mga bagay na dapat ayusin sa amin pong mga buhay. Panginoon, ang iyong salita na maaari po na, na maaari rin po namin gamitin bilang armas, Panginoong Diyos, sa bawat araw, bilang sandata sa bawat araw ng amin pong pakikibaka dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, hanggang sa muling pagparito mo, O Diyos. Lord God, maraming salamat po for being with us and thank you for letting us come to your holy presence, Panginoon. We thank you so much for your word. We thank you for the encouragement, Panginoon, for this day. Thank you for the reminder, O Lord, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, we continue to come to your holy presence to intercede, Panginoon, upang ilapit sa iyo ang lahat po ng mga victims of this COVID-19, Panginoon. Lord, we pray, Panginoong Diyos, for your healing in the name of Jesus. Lord, utusan mo lang ang iyong salita, Panginoon. Kagaya po ng sinabi mo sa senturyon, Panginoon, na katulad po ng sinabi ng senturyon, Panginoon, utusan mo lamang ang iyong salita at mapapagaling ang aking anak. Sa oras na ito, Panginoon, we are requesting, O God, in the name of Jesus, utusan mo ang kagalingan, Panginoon, na datna ng lahat po ng mga kasalukuyan na ginagamot because of COVID-19. Lord God, amin pong inilalapit sa iyo maging sa mga pumanaw na biktima, Panginoon, ng COVID-19 na ito, sa mga family, Panginoong Diyos, sa mga naiwan na mga pamilya, na mga loved ones. Lord, we pray for their salvation. We pray, Panginoong Diyos, na hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, at yakapin mo sila at iparamdam mo ang iyong presensya sa kanila pong mga buhay, Panginoong Diyos. Maramdaman po nila na hindi sila nag-iisa, Panginoon, sa kanilang pagdadalamhati, bagkos, Panginoong Diyos, mayroon silang kasama, Panginoong Diyos, na patuloy na umaakbay at umaakay sa kanila, yumayakap, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, Panginoong Diyos, ang mga naka-quarantine right now na pinaghihinalaang mayroong COVID-19. We pray in the name of Jesus na maging negative ito, Panginoon. Linisin mo sila, Panginoong Diyos. Linisin mo. Walang kapangyarihan ang coronavirus na ito against your power, Panginoong Diyos. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, walang mas makapangyarihan kaysa sa iyo, Panginoon. Lord, maliit na bagay ito para sa iyo, Panginoon, in compare to your power. Kaya, Panginoong Diyos, we pray for them, Panginoon, for your cleansing. Linisin mo sila physically, Panginoong Diyos. Yung mga sistema ng kanilang katawan, Panginoong Diyos, ay linisin mo, O God. Lord, magiging negative ang result ng mga naka-quarantine na ito, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord God, we continue to pray, Panginoong Diyos, sa mga frontliners na ginagamit mo as an instrument, Panginoon, upang ang iyong mga paglingkuran, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga mamamayan, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundong ito, O God. Lord, is it impossible unto you? Hindi po, Panginoon. Lord God, what is impossible to men, Panginoon, is possible unto you, God. Lord, hallelujah. Kaya sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Ingatan mo po sila, Panginoon, protektahan mo sila, bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan, Panginoon, at lakas, O Diyos. At the same time, continue to speak unto them, O Lord. Mangusap ka sa kanila that before they start what they are going to do, Panginoon, matutunan po nila na lumapit muna sa iyo, Panginoon, upang humingi ng protection, to submit themselves, to humble themselves, Panginoon, na lumapit sa iyo in prayer upang humingi, Panginoong Diyos, ng karunungan, Panginoon, lakas, Panginoong Diyos, at protection na magmumula sa iyo, God. Lord,
yung mga caregivers, Panginoon, yung mga social workers, Panginoong Diyos, na patuloy na naglilingkod sa kanila pong kapwa sa oras na ito, Diyos, amin po silang pinapanalangin. Ganon din po ang aming presidente, Panginoon, our president, Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Lord, ingatan mo po siya, bigyan mo siya ng kalusugan at lakas, mangusap ka sa kanya, Panginoon, kausapin mo po siya, nang sa ganon makapag-decide po siya palagi, Panginoong Diyos, ng maliwanag at tumpak, Panginoong Diyos, na naaayon ayon sa pangangailangan ng lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord God, matanda na po siya, but we can do nothing, Panginoong Diyos, upang tulungan siya, but to pray, Panginoon, for him. Ang magagawa lamang po namin is to come to your holy presence, Lord, upang ipanalangin sila, Panginoong Diyos, upang mamagitan to intercede for them, Panginoong Diyos. Kaya nandito po kami araw-araw na nananalangin para sa kanila, O Diyos. Lord, ganun din po sa lugar na ito, sa Spain, Panginoon, at sa iba pang bansa, Panginoong Diyos. Lord, we pray for your protection, Panginoon. We pray for your guidance din sa amin, Panginoon. At sa pangangailangan po namin ay sa iyo po namin ito inilalapit at pinagkakatiwala, O Diyos. Lord, we pray in the name of Jesus na matuluyang matunaw na po, Panginoon, ang COVID-19 na ito, Panginoong Diyos, sa hangin at maging sa lupa, Panginoon, ay matunaw. And Lord God, maraming salamat, Panginoon, for this privilege that you had given us upang mamagitan, Panginoon, upang lumapit sa iyo at mamagitan for our countrymen at para sa amin pong mga kapwa, O God. Maraming salamat po at sa iyo po namin patuloy na binibigay at pinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at once again, maraming salamat po sa inyo for being with us, for uniting with us in prayer, for uniting with us in worship unto the Lord God. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na siyang patuloy ninyong tanggapin, mga kapatid, as you continue to set aside time upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Whether you like it or not, kapag napag-ipon po natin ang ating Panginoon, ang mga blessings na nagmumula sa ating Panginoong Diyos will be given, will be showered unto us. Pagpalain po kayo hanggang sa muli, mga kapatid, hanggang sa araw ng bukas muli sa ating pong pag-aaral. Maraming salamat po.